no, and blessed. And it's an opportunity to introduce our main speaker for today. Ayan. Siyempre, bago po tayo tumako doon, ayan, thank you for the very wonderful introduction. I am Krista Katabay, 22 years old, graduating student ngayong taon. So, ngayong September, ayan, akin na po tayo ng stage. Sama kayo mga pag-uling, salamat. So, ayun. And syempre, at this young age, ayan naman, naging part na ako ng 500K Circle Award. Of course, with the help of my parents and our leaders. Diba? And syempre, yung magtutok mamaya, ayan, mga napakalaking inspirasyon sa akin personally. Ayan, syempre, bago po muna tayo mag-start, syempre, gusto ko talagang energized tayong lahat. Eh, talagang attentive tayo later kasi sayang naman, di ba? Yung pinunta natin kung hindi natin lahat ma-absorb. So, okay lang ba sa inyo? May onti lang tayo pang pagising. Ayan. So, ayan. Siyempre, may tuturo lang ako sa inyong onti na pakulo. Onti pakulo. Ayan. So, ang tinatawag nito, ang tawag dito ay yung ano, yung palakpak na ulan. Ayan. Pansin ka lang namang alam nyo, palakpak na ulan. Ayan, parang hindi pa lahat. So, syempre, kasi ang ulan, bago ulan, may stages yan, eh, di ba? So, syempre, makikita niyo muna, parang medyo lumalamig na yung hangin. So, pwede ba sabay-sabay tayo, mag-scrub na ng mga hands, ayan. Sige, wait, ano yun? I-scrub na pa. Sige, ayan, nararamdaman niyo, parang lumalamig yung hangin. Parang, tignan mo yung katabi mo, parang tumataas niya yung balahibo. Ako, sabi mo, may siap ka na. Yeah.
sa labas eh. Malamig ba? Yes! Hindi na kayo? Yes! Gusto niyo magpapatay ng isa? Isang member? Kala niyo po, aircon eh, di ba? Okay, sino po dito ang member na? Asang kamay? Sino po yung hindi pa member? Tayo po. Yung hindi pa member, tayo po. Tayo. Yan. Yan. Yan po ang pagtutulong-tulungan natin na yun. Okay? Na paligayahin. Palakpakan nyo naman. Okay, sino naman po dito yung one month pa lang sa business ng M4? One month pa lang. Tayo po. One month. Hindi less than one month. Ang dali naman akong kausap. Less than one month. Yan. Less than. Palakpakan nyo naman yung less than one month. How about one year? Or ano, paano ba yan? One month to one year. Second month to one year. Less than one year. Yun ang tama. Okay, tayo po. Less than one year. Less than one year. Yan. Palakpakan nyo naman. Less than 3 years. 3 years. 3 years. Yo. Palakpakan nyo rin. Less than... Ilang years na tayo? Less than 7 years. Tayo. Diba? Ma'am, member po ba? Ay, hindi pa. Bakit po ka nag-stay? Gusto kong malaman po paano tumisa ng malaki. Yun. Oh. Gano po kalaki? Ayun. Wow, sabi ma'am, million. Million pa lang. Buti na lang, bumalik. Umiikot eh. Diba? Ma'am, member na? Kanina po kayong team? Kay Prosperity. Bakit po kayo umaten ngayon? Siyempre, gusto ko pang matutunog ito pang mga kaalaman. Ano pong kaalaman? Mga kasi, baka every baro ng kaalaman. Tungkol dito, ma'am, sa M4. Tungkol sa M4. Okay. Ma'am, how about you po? Yung may nuna na may maswerte sa mukha. Kita tayo po kayo, ma'am. Nahirapan natin. Sabi niya kasi kung ano mag-dug. Next week, bawa kasi gusto kong matutulong paano pa kumita ng mas malaki. Paano pa kumita? Pwede pa off na yung total yung ilaw. Okay, that's good. Ma'am, member na? Member na, kung ba gano'n lang din ito eh. Iburin ko yung may mga nunat sa mukha eh, kasi daw, swerte daw yun eh. Wow. Ewan ko lang, totoo ha. Ma'am, bakit ka nag-stay? Matuto ng ano? Sumayaw? Kumanta? Kung paano kumita? Okay. Nang magkano? Ba't din mo ko tinitignan na ba't sinasabi yung milyon? Magkano pwede gusto niyong kitain? Mas malaking so, milyon. So, bilyon. Ang narap ko kausap yung mga tao kayo. Ano ma? Milyon. Okay, sige. Actually, mabilis lang naman yung training natin ngayon. Okay, sabi nga nila, nagiging mahirap lang yung isang bagay pag hindi natin alam kung paano. Tama? Diba? Sino po dito yung kaya siya nagpa-member or kaya siya kumuha ng package kasi na-excite siya sa nakita niya na potential na pwede niyang kitain. Taas po ang kamay. Okay? Doon po siya hindi nataas ng kamay. Ano pong nangyayari sa buhay mo ngayon? Diba? Malaki ba yung potential? Yes! Nakaka-excite ba? Yes! But did you know excitement is not enough for you to achieve yung gusto mong mangyari sa buhay natin. Okay? Excitement is just one thing, pero hindi lang siya yung kailangan. Kailangan din yung excitement, dugtungan mo ng kaalaman.
Kasi kung excited ka lang, pero wala kang alam, mauubos din yung excitement mo. Pero pag may alam ka, yung excitement mo, hindi pa nag-build up, mas madaling mag-build up yung excitement pag may alam ka na. Kasi pag may alam ka, na-execute mo, doon ngayon nagkakaroon ng production. Doon nagkakaroon ng katotohanan, yung numero na pinapakita every time kumaka-attend ka ng presentation. Nakaka-excite ko yun. Pag yung numero, wala na siya sa whiteboard, nasa cheque mo na siya. Yes! Sino yung gusto ganun? Ako! Diba? Taas ka ng kamay. Maging excited ka. Pero may katabi mo, excited ba? Yes! Diba? Kami ka excited, sabihin mo, lumabas ka na. Oo, kasi ano pang makaka-excite sa'yo? Tama? Pag tinanong kita, magkano gusto mo kitain sa airport? Ha? Exactly. How much? 1 million muna. 1 million muna. Bakit kami hindi? Diba? 1 million muna. 1 billion. 1 billion. Ito, mas baliw to. Sir, ang ganda ng tawa mo. Alam mo ba yun? Mga 5 million. Sir, paborito na rin kita. Nakita ako, may nunod ka sa ilong. O, diba? Yun, mga 5 million. Niyapa. Sabi niya, may edad na ako, kailangan, taasin ko. Mas mananda ako dun eh. Diba? So, pag sa sino dito yung gusto less than 1 million? Wala. Wala. Okay, sino dito yung gusto niya 1 million? Taasin ka mo. Gusto ko makita. Tapos tingnan mo yung katabi mo. Okay, kung nakataas. Kasi it's okay na hindi mo gusto niya ng million. Kasi pag gusto mo, may nakatingin sa taas, yun lang ang ibibigay niya sa'yo. Oo, so pag di ka lang taas ng million, di ba, or millions, di ba, yun ang ibibigay niya. Kasi sabi nga, di ba, ibibigay lang niya kapag gusto mo. Pag hindi mo gusto, mapupunta siya sa iba na may gusto. Okay, sige na po, baba niya na. Nag-iiba yung ulit ng mami. Parang umaaling mo ulo. Tumagal. Diba? So ngayon ang pag-uusapan natin. Okay, pakiulit na. Direction! Ang yaman ng kumpanya na to. Okay, direction. Ano ba ibig sabihin ng direction? Sino po, pag sinabing direction dito, okay, ano nga rin, eto. Pinag-uusapan natin, direction, okay. Di ba pag sinabing direction, anong ibig sabihin nun pag sinabing direction? Papupuntahan. Yung pupuntahan. Patutunguhan. Uy, patutunguhan. Ano pa po? Yung mas matandang word pa. Kaya po ba? Patanda. Yung mararating. Pagkulungan. Pagkulungan yun, hukay. Yun ang malupit nun. Kantungan. Sana hindi huli ha. Okay. Dito, tama kayo lahat. Tama kayo lahat yung definition nyo. Okay? Now, kaya kung kayo tinatanong kung magkano yung gusto yung kitain, because that is your direction. Yun ang direction mo eh. Okay? At nakita ko, wala, well, ngayon ha, sa tingin ko, wala akong nakita na hindi nataas ng kamay na gusto niya ng 1 million. Okay? Lahat naman gusto ng 1 million talaga eh. Tama ba? Okay, yun nga lang, willing ka ba? Yes. Nagawin, di pa ako tapos. Nagawin ang dapat gawin para kumita ng 1 million. Yes. Sino willing? Okay, kahit na mahirap? Yes. Kahit na magpupuyat ka? Yes. Kahit na minsan mauulanan ka? Yes. Kahit na minsan makakamiss ka ng birthday ng mga importanteng tao sa buhay mo? Yes. Kaya nga lang pa rin na, no? Mga plastic. Okay? Alam niyo ba yung tinatanong yun? Kasi, maraming tao, talaga naman gusto naman talaga ng 1M eh. Pero bakit hindi lahat yung mayaman sa ganitong klase ng negosyo? Kulang sa pagtsatsaga. Ano pa? Kulang sa action. Kulang sa action. Tama din. Kulang sa knowledge. Tama din. Kulang sa commitment, tama din. Tama din. Ano ba pinapatamaan mo? Hindi, nakabuo ko.
hindi nakafocus, tama din. Pero alam niyo kung ano pinakatama? Not willing to change. Oo, kasi hindi ito madali eh. Bakit? Eh, basic or minimum wage ka. Madali ba? Hindi. Hindi. Una-una, may requirement, kailangan nakatapos ka. Tama? Pangalawa, enough ba yung 18,000 na sweldo? Hindi. Hindi. Hindi madali. Eh, pagpapasok ko, alas 8, anong oras ka dapat umaalis? 6. Alas 6, so anong dapat oras ka nagigising? 5. 5, depende pa yun kung maayos ka, kung ang hitig ko maligo araw-araw. Kasi yung iba, man tumawa, magigitig ako. Naunang tumawa eh. Tama ba? Depende kung paano ka mag-prepare. Diba, yung mga binayayaan ng magandang mukha, pag-isip niyan, ay woke up like this na kaga. Diba? Eh, paano kung hindi? Magpapalitada ka pa, diba? Magmamasilya ka pa ng mukha mo. Diba? So, madali ba yun? Diba? So, imagine kung ang 18,000 minimum wage, hindi ganun kadali, ang 1 million din. Pero kung pareho pa lang hindi madali, ano gusto mo? 18 million, 1 million? Ay, 18,000 or 1 million? 1 million! Exactly! Kasi pareho lang yun naman palang mahirap eh. Kasi bakit? Marami po tayong pwedeng magawa. Do you agree? Marami pwedeng magawa kapag kumikita ka ng 1 million. Diba? Ma, pag kumikita ka ng 1 million, ano pa kailang ganun? So, marami kasi, may savings ka na yun, na-sustain ka na yun. Oo, diba? Parang ang laki ng problema mo, no? Hindi pa naubos yung 1 million, may 1 million ka na naman. Diba? Napakasarap. Tsaka masarap tumulong kapag may ganun ka ng talaga sa... Exactly! Iba po talaga na gagawa pag may pera. Kasi pag wala kang pera at may humingi ng tulong sa'yo, sakit sa kalong. Diba? Ano lang yung maibibigay mo? Nasaan? Correct. Empathy, dasal. Payo. Payo. Payo talaga. Tama din eh, di ba? Pero hindi naman ito yung pinaka-importante na kailangan niya eh. Ang kailangan niya, di ba? Sa'yo, hindi importante yung dasal, yung payo, yung empathy. Pero kailangan din niya ng pera. Tama, paano ka makakatulong kung ikaw mismo nang kailangan na tulong? Tama ba? Kaya kailangan gustuhin mo talaga kumita ng at least 1 million kada buwan. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako. Diba? Bakit hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako? Because not everyone is comfortable hearing 1 million earning monthly. Diba? Hindi lahat komportable. Kasi, depende kung ano yung nakasanayan, yung kinatandaan natin. Katulad tayo, ano, yung majority sa atin, di ba, naririnig natin sa mga magulang natin na hirap kumita ng pera. Hirap talaga ng buhay. Naririnig niyo? Yes. Di ba? Baka nga ikaw mismo, gano'n nang lumabas sa bibig mo at some point of your life. Tama ba? Yes. Okay? Dito, wala kang, may narinig ka na ba dito na ano? Na ang hirap ng buhay. Yung mga leaders dito na kumikita, narin gano'n na, grabe, ang hirap ng buhay. Wala, di ba? Parang umakyat din, pag pumunta sila sa ano, sa harapan, yung energy, nadalamay ka ba? Yes. Ayun, nagagawa na may pera. Di ba? Eh, ang walang pera, nakakadamay din. Di, totoo. Kasi di ba, pag pinanong mo, umari, kumusta ka na? Eto, bumpan. Ibig sabihin, walang magandang nagbago sa buhay mo. Di ba? Dapat ang sagot, Mari, kumusta ka na? Ay, grabe! Ako, bakit? Grabe! I am better than ever! Can you say, I am better than ever? I am better than ever! Yan! Ganun dapat ang ano yung sagot pag tinanong ka, huwag yung, eto, okay lang. Ayos na, makakapain naman, kahit papako.
eh, yung salita kahit papano. Salita ng mga mahihirap yan eh. Diba? Eto, once ano lang, wait, kung nakakain naman kami eto, ganda ng buhay, twice a day ang kain namin. Oh, parang naging maganda yun. Oh, kasi nga, nasa ano ko ngayon eh, dadayot ako po steak lang, kinakain ko ngayon. So, twice a day lang ako, so lunch ko, mga 4,000 to 5,000. Pagdating ko ng dinner, medyo tipit-tipit, 3,000 lang, ganun na. Bakit? Eh, may 1 million ka eh. Tama ba? Kung ang meal mo, kasi alam mo, yun talaga yung presyo ng steak. Yes, sa elite restaurant. Hindi mo kailangan huyain yung karne, yung steak. Paghinga mo ng maliit gatas, pag lapat sa bibig mo, lasang gatas, sa kusang, parang kusa siyang natutunan, gumagapang sa ano. Alien. Ganun siya kalambot. Alam mo yun, medium well. Yung iba, medium rare yung or rare. Ano sa'yo, yung pag-iwan, may konting dugo. Diba? Kasi pag nawawala na yung ano, yung dugo, nawawala yung lasa ng magiging totoong steak niya. Diba? Yung iba nandidiri, ibig sabihin, mahirap ka pa rin. Pag ikaw, pinandirian mo yun, mahirap ka pa rin. Bakit? Eh, di ka pa nakatikim eh. Kasi pag nakatikim ka, alam mo yun. Tama? O, tingnan mo yung katabi mo, nadidiri ba? Hindi press, pero yung mukha, kadiri. Diba? Saan ba tumawa? Yes! Diba? Hirap yung nakama. At saka, pag tumatawa, nagre-release yan ng positive energy. Kaya masarap nagpumunta dito sa office. Kasi mga tao dito, ang energy, puro positive. Energy na nga. Positive ba? Hindi yung dalawang linya. Diba? Kasi masarap tumawa eh. Diba kaya nga dito, yung mga tao pabalik-balik? Diba? Kasi pagdating sa bahay, kapag hindi pa important yung mga kasama mo sa bahay, yung mga lumalabas sa bibig nila, mga pang mahirap, ang hirap ng buhay, tumaas na naman ang ano, ang gasolina, pamasahe. Diba? Tumaas naman ang pamasahe. Sa tingin niyo po, yung mga mayayaman, pero problema kaya yun? Hindi. Hindi nakikipila yung pagpagtataas na, pipila para ipupultang. Hindi kinauugulay na ng mga mayayaman yun. Kasi bakit? Marunong sila mag-compute. Ang gawin ko, ganun din. Makikers din yan next week eh. Tama ba? Pero yung mga mahihirap na kumahog. Na ano na pumila sa akin, tayo kung ano mang gas station. Diba? Kaya ngayon, ito maganda. Ang tawag dito sa ganitong klase ng training or ang nagagawa ng mga ganitong klase ng training is nire-rewire yung utak natin. Can you say rewire? Rewire! Narinig ko may mga engineer dito. Asan ang mga engineer? Ito, dalawa. O yun, mga engineer. O, pag mali ako, i-correct niyo ako, ha? Sumukan niyo lang. Okay, hindi, ganito yan. Actually, kahit hindi ka engineer, ma-i-imagine mo din. Pag sinabi ng wiring example, alam niyo yung kubo. Maliit na bahay yun, di ba? Yung bahay na kubo, or bahay na maliit. Okay. Yung electrical wiring nun, di ba? Konti lang. Kasi bakit? Eh, ano lang yun? Baka nga dalawang saksakan lang. Tama? Dalawang bombilya, isa sa loob, isa sa labas. Correct? Tapos, baka nga wala pang electric fan yun eh, dahil kubo. Tama? Pero, kapag ang bahay mo na, gusto mo maging bahay, is pwede nga 3-story na house. Okay, pwede ba yung 3-story? Pwede. Mga second floor, tapos may ano ba ang tawag doon? May attic, may roof deck, may rooftop, di ba? Pwede pa ba yun na dalawa lang yung ano mo? Pwede mo pa ba magamit yung electrical wiring nung ang dati ang bahay mo lang ay kubo, ngayon compared sa 3-story na bahay, pwede ba yun? Hindi na talaga. Tama? So, ano kailangan mong gawin? Kailangan mong mag-rewire. Kailangan mong magdagdag ng wire. Yun yung ginagawa ng mga ganitong klase na training.
i-rewire yung utak natin. Okay, pag na-rewire siya, nakakapag-create yung brain natin ng mga pathways na nagbubukas. Pag yun nagbukas, nag-iiba na yung pananaw natin sa buhay. Nag-iiba na rin yung lingwahe mo. Marunong ka nang mamili kung anong klase ng energy yung gagamitin mo. Na no matter kung ano man ang nangyayari sa paligid mo, palagi ang decision mo, ang titignan ko lang dito yung positive. May bahanapan ko ng positive na ano na pananaw or perspective. Okay, so yun na yun ang gagawin natin. Ito yung hindi yun ang gagawin. Okay, yun ang pwedeng magawa ng ganitong klase ng trainings. Kaya kailangan paulit-ulitin mo. Kailangan pabalik-balik ka dito. Kasi pwede ka rin mabalik ulit sa dati. Bakit? Kasi paglabas mo, majority ng nakapaligid po sa atin ay negative mag-isip. Tama? Pagbukas mo pa lang ng TV, sino po may TV sa bahay? Alam niyo ba kung mayayaman walang TV? Hindi, totoo. Pagpunta ka sa bahay nila, wala kang makikita ng TV sa sala. Nasa kwarto. Diba? Hindi. Wala. Well, meron yung iba na nasa kwarto. Pero po, yung talagang mayayaman, wala silang TV. Bakit? Wala silang time doon. Kasi yung pagpapanood sa TV, hindi siya nakakapag-create ng wealth. Tama ba? Kore. Diba? So, ano ginagawa nila? Hindi nila pang relax ang TV kasi never nakaka-relax ang TV. Diba? Nakaka-stress yun eh. Pagbukas mo, balita ka agad. Paakyat na paakyat yung ano. Yung, ano tawag nito? Kasi yung mga bilihin. Diba? Tatakuti ka pa ng gera. Tama? Lahat na eh. Kuntong mo kasi ng balita ko, pare-pareho lang. Babalita, may pinatay, may nirate, may nabundol. Tama? Pareho lang talaga. Iba-iba lang yung tao. Correct? Kaya sabi ng apply ko, nung mentor ko, nung nag-network pa, huwag kang okay manonood ng TV. Kasi matatakot na kayo eh. Diba? Lalo na yung ano, nauso yung The Big One. Diba? Parang yung earthquake, dahil yun ang palagi pinapanood natin, dahil yun ang palagi sinasabi ng TV. Yung laman ng bagbo, meron ka tubig. May mga dilata ka pa kaysa ang kaabutan ng The Big One. May ganun akong kaibigan, ha? Magulat ako sa talagang yung bag mo. Pagkukwentuhan lang naman tayo, ano sabi niya na, eh, kasi sisil, baka may makabutan tayo dito sa Starbucks ng ano, The Big One. Maanuhan man tayo. Napaka-negative, di ba? Sabi ko, siguro ito panood ng mga. Kaya sabi ko, kumanood ng ganyan. Sabi ko, titos pa lang tayo, kwento na yung The Big One eh. Wala, yung mga scientists niya, di mahulaan eh. Diba? Kapilang naman, at least nangyari man ngayon, handa ako. Tinakot pa ako ng loko-loko. Diba? Diba? Anyway, okay. So, ganun yung din nagagawa itong, ano na to, yung mga trainings na to. So, kailangan, paulit-ulit ka. So, pag tinanong, gano'ng kadaming beses, at least 5 beses, kada session. Okay? Kasi bakit? Kasi mabilis makalimutan yung mga naririnig natin. Alam niyo kung anong hindi mabilis kalimutan? Negative. Ang malapit na ipapasa mo pa dahil naaalala mo. Correct? Kaya ito kailangan paulit-ulit kang pumupunta dito. Kasi nandito yung positive energy. Diba? Nandito yung mga tao na kumikita na ang bukang bibig puro pag-asa. Correct? Masarap ba makipag-usap sa tao punong-puno ng pag-asa? Yes! Masarap, diba? So imagine, yun yung direction natin. Yun ang direction mo, makapunta ka dito sa 1 million. Correct? Sa so, 1M. Pero alam nyo ba, sa ibang tao, hindi naman ito, hindi siya yung reality. Para sa kanila, ang 1M daw, ganito. Sahin mo nga. Tama ba spelling ko? Okay lang, kahit mali, kayangan mo na po. Ikaw, tama. O, di ba? Joke lang yun. Pero may 2, 3. I can do
feel niya talaga eh, di ba? O, ulitin natin ha. Okay? Tapos, dire-diretso. Okay? Dire-diretso. Ulitin natin ng limang beses. Alright? Sit up straight. Open your arms. Okay? Because, sa psychology, pag nakaganito ka, okay, nagre-repel yung mga papasok sa'yo. So, kailangan you welcome siya. Yan. Okay. Are you ready? Yes. Okay. Ano mo, exercise, exercise. Paghandaan natin ng 1 million and more. Okay? Kasi 1 million and more, pinaghahandaan. Okay? 1, 2, 3. I am earning 1 million and more monthly. Again, I am earning 1 million and more monthly. Again. Ulitin yun para hindi ka mailang, para masanay ka na. Kasi pag sanay na yung utak mo, mas madaling ba pupunta sa'yo yung biyaya. Okay? Kapag may resistance ka, I am earning 1 million and more. Ibig sabihin, alanganin ka, hindi ka confident. Ang biyaya, hindi na pupunta sa hindi confident. Lumalayo yan. Kasi bakit ikaw nga, hindi ka naniniwala eh. Tama? Kaya kailangan talaga yung sinasabi. Kahit pasabihin nilang baliw ka. Okay na yung baliw na may 1 million. Kasi hindi ka baliw, wala ka 1 million. Mamili ka. Baliw. Baliw na lang. Ano ba? Bakit? Kung may 1 million ka, may papagamot ka. Tama ba? Sinasabi ko, iba na gagawa na? Pera. Kaya okay lang magbukang? Ayun! Diba dapat mga pera? Ah, mayimintintin. Mas pinili yung mukhang baliw. Nyeta, ibang tao yata ito. Ano ko makausap ko ngayon? Okay? Now, syempre, dahil most of you, hindi pa naman talaga nakakarating dito. So, parang ito yung pinaka-final destination mo eh. Tama ba? Ito yung destination ng lahat. Okay? Kumita ng 1 million. Kapag hindi ka pa kumikita, or alibawa, ganito. I'll give you an analogy. Pag sinabing destination, lugar eh. Tama? Meron kang gustong puntahan na lugar na hindi mo pa talaga napupuntahan. Okay? At gusto mo makarating doon. Ano nga gawin mo, ma'am? Ma'am, pupukos dyan sa, ano, sa 1 million. Hindi po, lugar po, lugar. Mumuha tayo doon, ma'am. Diba, halimbawa, politiko, halimbawa, meron kang lugar na hindi mo pa napupuntahan, pero gusto mo mapuntahan. Okay? Kunwari, I'll give you a place. Alaska. Dito lang, sa Pilipinas mo. Iba tayo ito mga kausap ko ngayon. Bicol. Yan. Sino pa nakapunta na ng Bicol? Okay, sino yung hindi pa? Okay, assuming lahat tayo hindi pa nakapunta ng Bicol, ano ba pinakamalapit, pinakamalayo sa Bicol? Bicol ba Batanes? Sabi ko nga ba, lahat hindi pa tayo nandito, Banyur. Masbate. Yan, Masbate. Okay. Kunwari, pupunta ka ng Masbate. Lahat tayo, ah, pupunta man. At hindi pa natin yung napupuntahan. Kapag meron kang lugar na gusto mong mapuntahan, dahil, pero hindi ka pa nakakarating, ano yung mga kailangan mo para makarating ka o kailangan mong gawin? Okay, para makarating ka dun sa pupuntahan mo. Kailangan mong gawin at saka kailangan meron ka. Pamasahe. Sabi niya, pamasahe. Tama. Pero hindi eh. Sasakyan. Ha? Direction po, paano makapunta? Sarili mo.
Kompas, dupin urutan. Itu kalau mau isi diba? Pero kasi, eh paano, may mga lugar na walang ano, signal. Signal. Correct? Eh, dapat talaga meron ng yung papel na mapa. Download mo muna offline. Mga ilang pa, wait. Pero tama rin naman siya. Mapa pa rin. Diba? Mapa pa rin. Mapa manual, mapa, mapa papel, or mapa Google Maps, mapa pa din ang kailangan mo. Correct? Or what else? Ano pa? Pwede ka mong magtanong? Pwede rin. Di ba? Kasi kung wala kang mapa, hindi naman lahat na nagtatravel may mapa. Di ba? Kasi para pag may mapa ka, para ka nag-treasure hunting, di ba? Di ba? Usually, ang una natin ginagawa, nagtatanong tayo, nag-direksyon. Kuya, di ba may ganon? Bababa ka muna, kuya, saan po ba dito yung ano, yung papuntang Bicol? Di ba? Kasi pupunta po ako ng ano lugar na? Masbate. Di ba? Ah, doon, pangalawang kanto, kanan ka. Pagkakanan, U-turn ka, tapos pangalawang kanto, kanan ka ulit. Di ba? Tapos may iskinita doon. May mga ano doon, may mga sa iskinita, may mga napila na tricycle. Doon po kayo magtanong kasi hindi ko rin po alam. Pero nangyayari ba yun? Yes! Ganun din sa negosyo. Okay magtanong kung alam mo na tapang-tao siya. Kasi pwede magtanong, mali ang ibigay sa yung direction. Ganun din sa M4 business. Kung magtatanong ka, dapat tamang tao. Sino yung tamang tao? Yung kumikita na. Huwag kang makikilig sa taong hindi pa kumikita. Kasi maling direksyon ang ibibigay sa inyo niya. Kasi kung alam niyo yung direksyon, di ba dapat nakana siya sa'yo? Yes. Eh, hindi niya alam. Kaya yun ang benefit of having a really good coach. Diba? Sino dito may nakikinig ng coach niya? Importante yun. Coach. Coach. Sinong coach mo? Si Mali. Sinong coach mo? Si Gil. Siyempre. Ma'am, sino nakikinig ka naman ng coach mo? Si Mamali. Si Mamali. Oo, oh, halata sa mask yun eh. Oo. Diba, Monique, nakapili ka naman ng coach mo? Si Apply Mavic. Napaka-importante nun. Okay? Kasi, baka mamaya, yung napili mo, instead na pagbibilisin, yung ano mo, yung pagbiyahe mo, tinatagal pa. Dinamay ka pa sa katangahan niya. Totoo yun, ha? Hindi, totoo yun. Kasi napatunayan ko na kailangan pala sa ganitong negosyo is ginagamit natin yung utak natin. Tama ba? Eh, ang maganda nito, hindi mo naman kailangan mo i-genius. Hindi naman requirement yung pagiging genius eh. Ang kailangan na, dalawa. Makinig ka, tapos i-apply mo. Hindi pwede nakikinig ka lang sa hindi natin ina-apply. Diba? Pero dapat yung papakinggan mo, tamang tao. Yung magbibigay ng direction mo. Okay? Kasi otherwise, kapag maling tao, ang mangyari sa'yo is ganito. Punta ka sa kanan, tapos kaliwa, U-turn ka, tapos gano'n, ganyan. Tapos dito, meron dito mga tao na nagtitinda, hindi ka doon, diretso ka lang, di ba? Tapos yun, doon na. Ay, hindi pala! Ano pala, babalik ka, kasi ano, nagkamali pala
position, dito pala yun, ganyan, tapos, ayan, andun pa na. Pareho pa rin naman ang karate. Pero sa tingin mo, ano yung mas mabilis, A or B? A. Yung A. Swerte mo pa nga yan kung makakarating ka. But most of the time, hindi ka na makakarating. Bakit? Kasi dito palang visit ka na, ang hirap ka na karating doon. Diba? Huwag na lang. Di bumalik ka, nag-u-turn ka na. Ito, malupit. Mandadamay ka pa niya. Kapag may nakausap ka dito, tapos yun, kamusta ka na dito? Ano? Mahirap dito? Talaga mo nga dito? Sila lang ang kumikita? Kasi nasa taas din. Oo, nasa taas lang. Eh, ikaw ba nasa kabagate? Sa taas din. Ano ba kayo sa'yo? Gets nyo? Yes. Diba? Eh, pero ito, tandaan nyo ha, sa networking, hindi po kaya nasa taas ka. Kikita ka. Pag wala ang ginagawa, walang pakialam yung kopla kung nauna ka o nahuli ka. Wala siyang pakialam dun. Okay? Ang pakialam niya, kinukompute niya yung nakikita niya dun sa system. Diba? Kahit na nauna ka, pero hindi mo naman ginawa yung dapat mong gawin, mauunahan ka ng mga bago. Which is, and you find it fair. Tama ba? It's fair. Eh, ganun talaga eh, di ba? So, ano yung maganda? Ikaw pala ang mag-dictate dito kung gano'ng kabilis o gano'ng katagal, gano'ng kabagal, gano'ng kakupat, para makarating ka sa 1 million. Okay? Now, ang goal natin is 1 million and more monthly. Tama or tama? Tama! Pag may 1 million ka ma, ano yung unang-unang mong bibilihin? Lupa mo na, 1 million pa lang. Saan? Cavite. Sa Cavite. Gano'ng kalaki? Ganito mo? 1 square? Gumanong pa eh, no? Hindi ka, isip ko naman. Gano'ng kalaki, ma? 54 square meter. Ha? 54 square meter. 50 lang? 1 million lang kasi. Oo nga naman, di ba? Oo. Tama. Lupa pa lang yun. Oo. So, ibig sabihin pa lang, yung kita mo na isa lang, hindi pala enough yun, ano? So, ano dapat? Paulit-ulit yung 1 million mo, paulit-ulit. Parang 50 square meters mo, lumalaki, palaki ng palaki, palaki ng palaki. Tama? Tapos, hindi na lumalaki, tumataas pa kasi nagkakaroon na ng structure. Tama ba? Pag nag-1 million ka naman, monthly, saan mo gusto mag-travel? Saan? Dito lang sa Pinas. Ma'am, hindi ako magta-travel. Ikaw, ang mga tanong. Gusto mo ko isama? Asia po. Ha? Asia. Asia? Okay, saan sa Asia? Disney. Disneyland. Okay, saan sa Disneyland? Kasi meron sa Japan. Meron sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Yan. Ano ka ma'am? May kasama ka o ikaw lang? With family. With family. Ilan po yung family? Lima kami lang. Lima. Kayo po, ilan po mga anak? Tatlo. Tatlo. Tapos asawa niyo. So lima. May, wala kang mga apo? Wala po. Ah, pwede. Diba? Tapos naisip mo na ba kung saan hotel kayo mag-check-in? Wala pa. O oh, pero, tama, thank you ma'am. Mga ilang days kayo doon mag-aaral? Babakasyon? Kahit 1 week, mga 7 days. No? Parang 2 days. Actually, pwede ka na mag-stay sa loob din ng Disneyland. Oh, may hotel sa loob ng Disneyland. Para nandun ka na. Yes, kasyon na yung 1M. Correct? Kasi para ang mga hotel mo doon, siguro per night, mga 30,000. Per night. Diba? Tapos pagkain, syempre, kung may 1 million ka, kumikita ka ng 1 million, mamimili ka ba? Kung ano mahal, kung ano mura? Yes. Ha? Yes. Hindi ka na mamimili. Diba? Kung saan mo kang maganda, maraming ilaw, diba? Doon ka mo, tama ka, maraming ilaw, dito tayo! Tama? Kasi sa loob ng Disneyland, hindi mura po ang pagkain eh. Sky is the limit, di ba?
Ganun yun. Correct? Okay, so, ma'am kayo ma'am, saan nyo gusto mong travel? Sa Korea. Sa Korea, north or south? South. Di ba, wait. Wait, alam mo ba, nasa ano ko yan? Nasa goal ko yan? Na makapunta ako ng North Korea? Ha? Hindi, nangyari doon, may tourism din sila. Gusto mo lang ma-feel kung gaano ang kahigpit. Kasi napakahigpit doon. So, ikaw naman ma'am, south. Okay, may naisip ka naman kung saan mismo sa Korea? Sa Seoul. In a base? 1 week din. Pwede mas taas at ang mukha mo mas may pera. Ha? Oh, hindi ako naman talaga, ha? Ano mo? Kulang 1 million mo. Ay, hindi, makikitira kasi ako. Kailan kayo magta-travel? Ani, mga anak, tsaka asawa. Oh. Ikaw, brother, sa mga isang... Amsterdam. Iba talaga ito eh, ikaw talaga ang buong eh. Nagutaw ako na nakita ko yung buong eh. Kala ko laki niya. Wait ka lang, sino yan? Amsterdam. European ba? Oh, ilan days? 2 weeks. 2 weeks. Yeah. Oh, European tour. Ilan kayo? Kahit ikaw lang. Mukha nag-iisa ko sa buhay. Huwag ka na magtakate mo yung buhok. Mag-isa lang? Magpagandala mo, may kasama ka naman? Malalaman mo mga chatmates mo. Single? Oo. Kayo, Arnel? Sa Amerika, best. Sa Amerika. Saan sa Amerika? Sa ano? California. So, bakit sa California? Ah, doon para dalawin. Okay. Tapos mga makasyal din ba kayo? Mga ilang days? 2 weeks. Ano, makikita kayo o nag-hotel? Makikita ako sa hotel. Oo. Oh, bakit hindi na lang mag-hotel? Hindi, kasi para lang pa sa eh, di sige, patulugin mo sa hotel. Di ba? Oo. Oh, gano'n, huwag ka na makitira, nakakahiya. Diba? Gano'n para social ka, dadalo ka lang. Tapos sabihin mo, we have to go back to the hotel. Mom, if you want, you can join us. Siyempre, English doon, diba? Ang ganda na lang. Ano na, kung ang tama doon, ano na. Okay, so kasama buong pamilya na sa'yo? Lima. Lima, okay. Pero alam nyo ba, lahat ng malaki nag-umpisa yan sa maliit. Kasi na kumita ng 1 million. Tama? Pero kasi kailangan, yun ang destination mo, okay? Pero, you have to understand na lahat ng, di ba, paano mo baka, makakain ng, nakakita ng elepante? Yes. Okay, paano nyo kakainin ng elepante? Chachap-chapin. Di ba? Eh, ano yung buo? Ano yung buo? Ano yung deep fried? Anong kawali ang meron ka nun? Di ba? Bago mo lutuin, you cut it into pieces. Di ba? Paliitin mo muna siya. Saka mo siya lutuin. So, ganun din. Sa 1 million. Okay? Gusto niyo malaman kung ano yung formula para sa 1 million? Okay, sige, good. 1M possible? Yes! 1M possible? Yes! Kaya ako kayo tinatanong. Kasi nakatalikod ako, na-experience ko na kasi nagbubura ako pag tingin ko, lahat ng tao sa likod ko. So, ako nandiyan pa kayo. Alam niyo, ako utak ko. Wise ko, wise. Diba? Totoo yun. Next week yung bago pa lang ako. Na ano? Eh kasi syempre diba, pag bago ko pa, hindi ka pa, parang hirap ka pang kumunik sa tao, hindi ka pa marunong mag-joke, yung joke mo. Alam mo yun, yung vulnerary act, pero ikaw kawan-tawa ka, parang sige, nag-joke ba siya? Ano yung, siya rin, weird na weird siya sa'yo, yung tumatawa ka. Di ba usually, pag nag-joke, hindi mo pinagtatawa na yung sarili mo joke? O, ano nag-umpisa, pinagtatawa na ko yung sarili ko. Ganun yun. So, hindi ganun kadali. Kaya, pag tingin ko, yung madami, kumunti. O ngayon, magmula nun, kinagawa niya ako na, yung, aba nakatalikot ako, kinakausap ko, para alam ko kung nandyan pa rin kayo. Okay? So, 1 million, ito yung gusto natin mangyari, 1 million and more. Correct? Yes.
pag-isahan yan. Yung 1 day yun. Okay. Ito, yung dapat mong tinatarget unang buwan mo sa negosyo mo to. Ito yung dapat na unang ginagawa pag meron kang naka-member dito. Okay, pag may halimbawa mga bago ka pala. Ito, ang ganda na example. Mama, what's your name? Maria Sonia. Ano pong nickname? Sonia. Sonia. Ano pong spelling? S-O-N-I-A. Yeah. Si Ma'am Sonia. Kumari si Ma'am Sonia. Nag-member niya yung araw na to. Tapos, the following day, nag-invite siya, nag-join ako yun. Pagka-join ko, dapat, ito yung unang-una namin pinag-uusapan. Ano yun? Yung direction ng negosyo. Yung direction ko dito sa kumpanya na to. Ano bang direction? 1 million. Paano gagawin? Ito yung gagawin natin. Okay? Ito dapat yung unang kinikita dito. Unang buwan mo, dapat ang unang income mo is 20,000. Ang ganda na example mo nga kasi bago-bago si Ma'am Sonia. Okay, when do you intend to join, Ma'am? Maybe this week. Why not yesterday? Diba? So, within this week. Okay. Who invited you, Ma'am? Sino po? Ha, kayo dalawa. Okay. Pinagtulungan niyo pa. Okay, so, ito yung goal nila sa'yo, Ma'am. First month mo, 20,000 ang dapat mong kitain. Okay, so, paano? Yun ang ituturo ko ngayon kung paano. Etong module na ipapakita ko sa inyo, ito yung dapat po na minamaster ninyo. Mabilis lang ito, kasi mabilis lang. Okay? Bakit kailangan itong i-master? Kasi ito dapat yung unang malaman nung mga nagme-member sa inyo. Paano kumita ng 20,000 sa unang buwan niya? Kapag may nakamember ka na kumita ng 20,000, happy ka? Yes! Eh yung bago mong business partner, happy kaya ka? Yes! Yes! Okay, so merong magic number. Are you ready for the magic number? The magic number is? 8. Can you say 8? 8. Okay. 8. Ano yan? 8 tao na mag-join sa'yo. Yan ang magic number. Okay? Pero don't worry, tuturuan ko rin kayo, sino tong mga tao na to? Paano ko ba dadala itong mga tao na to dito? Kasi yun ang pinaka-importante. Kaya palagi ko sinasabi, pag nag-join ka, huwag ka muna nagagawin ko kaagad yung negosyo. Kasi pag ginawa mo kaagad na hindi mo alam kung paano, most likely magkakamali ka. Tama? Okay, so, eto dapat. Pagka-join, ngayon, alam mo na to, dahil ituturo ko, dahil sinusulat mo, yung mga tao na mai-invite mo, na mag-join din sa'yo, eto yung unang mong gagawin. Pagpa-planning kayo, ano yung planning para sa direction ng negosyo niya? Okay? Ano yung unang gagawin? Magsiset kayo ng goal. Ano yung goal? To earn, on your first 30 days, 20,000 pesos. Okay? Ganun lang kasimple. So, ano yung kailangan mo? Kailangan natin ng 8 tao na mag-join. Bakit 8 tao? Ganito po kasi yan. Example, si Ma'am Sonia to. Okay? Kunwari, isang account lang yung binili niya. Na 18,000, which is the hyper. Tama? Okay. Assuming, itong 8 ma'am, na ano mo na, na-sponsor mo. Or, ano, quote-unquote, recruit. Okay? Paano itsura niyan? Di ba, merong left, merong right. Yung pong pinakita sa inyo na pag makaapat ka, okay, na parang yung kanina, magkano yung unang kikitain? 8,000. Tapos, pag yung apat, nag-apat, magkano ulit? 20,000. Eto, bibigyan ko kayo ng detalye. Okay, kasi yun, pinadali lang natin. Shortcut yun. Okay, eto, may detalye na siya. Kaya importante, di ba, umakin ng training na ganito? Okay, so parang so, ano, yung detalye na yan. Siyempre lang, yung 8, ilalagay natin yan. Hahatiin natin, lalagay natin sa left at saka sa right. So, apat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Ang bibilangin ko lang dito, hindi na yung direct referral. Pag sinabi pong direct referral, every time meron kang nare-recruit or nai-sponsor, meron ka pang kita na 1,050. Hindi pa po pairing yun. Ito nga yung pag-uusapan natin, pairing. Ang pairing is 3,000 pesos. Okay?
Kada pair, 3,000. Ang i-complete ko ngayon is yung net na. Kasi meron tayong fifth pair. Ayun yung safety net ng company. Pag wala kasing safety net, hindi tayo magtatagal. Magko-collapse ang kumpanya, malulugi. Okay, pag nalugi, ilang daang libong tao ang maapektuhan. So kaya kailangan marami tayong safety net. Yung safety net, dalawa ginagawa para hindi mag-collapse, and then at the same time, para kumita ang kumpanya. Ay, ba't ganun? Ba't kailangan kumita ang kumpanya? Tama ka ba? Pag hindi kami kumita, hindi na wala na itong kumpanya. Tama o tama? Tama! Yun. Kailangan po talaga ang kumita yung kumpanya. Ano pa susweldo natin? Correct sa mga mag-aasikaso sa inyo. Ano pang babayad sa building para masabi nyo may bahay tayo? Tama? O, kailangan kumita ang kumpanya. Okay? Actually, dapat ang priority talaga, no bias, ha? Not because I am one of the owners. But even before na nag-network pa lang ako, palagi ang priority ko company. Kasi bakit? Yun ang milking cow ko eh. Sa kanila nang gagawin, pero matok naman. May nakalimutok pa ng toothbrush ka, mga puhan. Kapit, okay? Kasi, yun ang milking cow. Pag pinatay mo yung milking cow, wala nang milk. Yes. Diba? Parang yung ano, yung the goose that lays the golden eggs. Yeah. Oh, pinatay, di wala na. O kaya ako, dahil negosyante ako, naka-mindset ako, poproteksyon na yung kumpanya. Kasi hindi na pumubuhay sa pamilya ko. Correct? So, eto, nilagay, apat sa kaliwa, apat sa kanan. Si shortcut ko na, ininet ko na. Okay, tatanggalin ko na yung fifth pair. So, from 3,000, ito 2,500 ko. Okay, so, isa sa left, isa sa right, 2,500. Tama? Yes. You multiply by 4, kasi 2,500, 2,500, 2,500. Magkano yan? 10,000 pesos. Kung one account ka lang. Diba? Eh, kung si Ma'am Sonia, 3 accounts. Diba? Ni Sonia, ni Sonia, ni Sonia. Diba? Okay, ang kinuha niya, ang tawag natin dito, entrepreneur package. Tama? Okay. So, maka-entrep siya. So, gagawin natin, hatiin natin yung walo. So, 1, 2, 3, 4. Correct? 5, 6, 7, 8. So, ang mangyari niyan, itong isa, ito muna compute natin. Ito, Sonia 1, Sonia 2, Sonia 3. Si Sonia ito muna yung compute natin. So, ilang 2,500 to? 2,500, 2,500, magkano? 5,000. 5,000. So, ito, 2,500, 2,500, magkano? 5,000. So, 5,000 plus 5,000? Yes. Ay, 10,000 na yan. 10K. Eh, ito, syempre, kikita rin yan. Tama? So, 2,500 plus 2,500? 5,000. 2,500 plus 2,500? 5,000. So, total, another 10,000. So, pag nakatatlo ka, or naka-entrepreneur package ka, meron kang 20,000. Yes? Hindi po, 20. 20, ganyan. 20 years ko na ito mag-gago. Hindi ako pwede mag-gaman eh. Kaya pinapagumutan ko kaya ako yung computation. Okay, so 20,000. Tanong, yung bang walo na bago? Hindi. Hindi. Okay. Ang binago mo lang is yung package na inavail mo. Eh, paano kung naman kung naka-international package ka? Ano ibig sabihin ng international? Nakapito ka. Lahat yan, si Sonia. Ayun yan, ma'am. Sonia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganun lang din gagawin natin. Lagay natin dito ngayon yung walo. So, paano yun? Oh, ganito lang yan. Walo, tama? Okay. So, kumpitan natin ito. Si 4 muna, para paakyat. Okay. Si 4, magkaya makita? 5,000. 5? Hindi, 5. 4 and 5, meron kang 5,000. Tama? So, ibig sabihin, 4, 5, 6, 7, magkano yan? 10. Meron 10,000. Okay, may 10,000. So, si 2, computing din natin. Correct? So, magkano yun? 2,500 plus 2,500, 5,000. So, ganun din ito. So, 5 plus 5, 10. Correct? So, computer naman natin si S.
So, 2,500 plus 2,500, 5,000. 2,500 plus 2,500, so magkano yun? 10. So, dito, magkano yung kilita mo? 30,000 pesos. You see the difference? Yes. Diba? So, ano maganda? 1, 2, or 3? 3. Kasi bakit? Hindi naman nabago yung ginawa mo. Okay. Tanong, etong 8 na to, sa tingin mo, pwede kaya silang dumami? Yes. Pwede kaya sila maging KP? Yes. Pag nangyari yan, madali lang ang computation. Dadagdag ka lang isang zero dito. Ito yung kikitain mo na. $100,000. Okay? Dagdag ka lang isang zero dito, that's $200,000. Dagdag ka lang isang zero dito, that's $300,000. Okay? Pwede bang dumami pa ulit yung 80? Yes! Kilala mo pa ba yun? Yeah. Hindi na. Kasi yung 8, siya naman ang gagawa ng gano'n. Yung 8, ganun din ang gagawin. Okay? So, ibig sabihin, pwede ito maging 800. Possible? Yes! Simple lang. Dagdag ka rin isang zero dito. So, magkano na yan? Dito, dagdag ka rin isang zero. Kano na ito? 1,000,000. Ito, dagdag ka ng zero. Kano na? Nagdagdag ka ba ng ano, package? Hindi. But, hindi mangyayari ito. Pag isang account mo lang. Kasi, ang isang account, ang maximum niyan ay 500,000 lang. A month. So, kahit pa mag 800, mag 8,000 yan, hanggang 500 ka lang. Gets that eh? Okay? So, ang dali bang maintindihan? Anong pinakamaganda? 1, 3, 7. 7. Kaya huwag mong iisipin na, kaya lang niya ako pinupo siya mag-7 kasi mas malaki kikitain niya. Mali. Kasi pwede mo siyang mamura later on at awayin kapag hindi niya pinaintindi ito sa'yo. Kasi sasabihin mo sa kanya, hindi ganyan pala. Ganyan pala kadami yung mawawala sa akin kung di ko ito gagawin. Hindi mo malang pinanuwanag. Eh kaya ko mahanapan ang paraan yan eh. Tama o tama? Ano? Ang laki ng difference, di ba? Na actually, hindi malaki. Napakalaki. With the same effort and energy. Di ba? Isang beses ka lang mag-uumpisa dito, may pasway, umpisahan mo siya na tama. So, kung ngayon, paano press ngayon, 1 pa lang ako. Okay lang yan. Basta dapat, nakasalaksak na sa utak mo, na ang direction mo ulit, ay 7. Correct? Yan. Kasi parang walang sisihan later on. Ganun lang kasimple. Maganda o napakaganda? So, possible yung 20,000? Yes. Possible. Kanina, yun ang unang competition natin eh. Correct? Dito pa lang sa 3, tinamahan mo na yung 20 eh. Tama ba? Yes. Oh, ngayon, ang tanong, paano ko hahanapin yung 8? Ang topic natin ngayon kasi, nag-goal setting tayo, ano yung ginong set natin? Okay, unang-una gusto natin kung gusto mo na kumita ka ng 1 million. For you to earn 1 million, start small. Magkano? 20,000. Within? 1 month. How many days? 30. Within 30 days. But do you think possible within 2 weeks? Yes. Yes, because anything is possible. Remember, you dictate. You will dictate yung pacing mo. Pwede kang mabagal, maupat, mabilis. Okay, so ikaw ang magana. Kung ako ang tatanungin, dapat within 30 days, ito yung target natin. Kasi otherwise, mag-aaksaya tayo ng panahon. Sayang naman, kaya naman eh. Okay, tinuturo naman kung paano. Okay, so next is, nag-goal set tayo 20,000. Binigyan ko kayo ng magic number. What's the magic number? 8. Okay, eh bakit doon po 4? Sabi, 4 dapat. Kasi yung 8, just in case, may mag-fail. Correct? May paano mag-fail? Hindi na siya dumiretso. Ang ending, naging ano na lang, loyal user ng products. Pwede ba mangyari yun? Yes! Di ba? Tapos after 36 days, kaya na na-realize, sige naman, andito na rin na ako. Alam mo yun? Gawin ko na nga din. O yung iba naman, talaga hindi na ginawa. For whatever reason. Posible yun. Kasi parang eskwelahan po ito eh. Hindi lahat ng mag-i-enroll to graduate. At hindi rin lahat ng gag-graduate sa isang eskwelahan ay makakamit ng trabaho. At hindi rin lahat ng makakagraduate ay magtatagumpay.
Tama ba? O, ganun din dito. Hindi lahat ng mag-i-encore magtatagumpay. Why? Because hindi lahat may tiyaga na aralin. Tama ba? Hindi lahat may tiyaga na magpaulit-ulit. Hindi lahat may tiyaga na ipasa yung inaral niya doon sa tao na gusto niyang matulungan. Kasi po dito, copy business lang ito. Kopyahin mo kung anong sinasabi ko ngayon, tapos yun lang yung ipapasa mo. Di ba? Ang sarap. Pero kapag yung tao na yun, naturuan mo na forever may royalty ka. Parang ang Beatles. Ang Beatles, patay na silang lahat, pero napapanabangan pa ng pamilya nila yung mga music ni Beatles. Ang tawag ng royalty. Di ba? May teacher ba dito? May kakalala ng teacher? Di ba? Imagine kung yung teacher, kapag napag-graduate niya yung bata, di ba? Gumraduate. Tapos nagkasweldo sa sweldo, may royalty. Sarap mo na, no? Kasi hindi lang katotohanan, eh. Tama ba? Pag nakagraduate yun, yun na yun. That's it. Imagine kung dito may go-convert yun. Yung student mo, may royalty. May royalty fee ka. Ang sarap. Masarap o napakasarap? Sarap. So, okay na yan. Check na tayo sa goal setting. Okay? So, anong kasunod? Ang kasunod naman ito is, ito. Prospecting, tapos inviting. Okay, so second na tayo. Kaya sinabi ko sa inyo, di ba? Mabilis lang. Matagal lang yung kwento ko tsaka yung ano, tawanan natin. Kasi masarap din naman talagang nanoy tumawad, tama ba? Lalo na kung hindi ikaw pinatatawanan. Correct? Okay, so next natin is prospecting. Ang tanong, sino ito? Sino itong walo? Okay, sino yung walo na yan? Alam niyo po, dito sa dahil negosyo ang pinapasok natin, lahat kailangan nakadetalye. Yun po ang tamang negosyo. Hindi pwede banat ang banat lang. So ang dating, tsakbahan, suntok sa buwan. Ayaw natin magtrabaho o magnegosyo ng suntok sa buwan at sa tsakba ka lang. Paano kung hindi ka makatsamba? Di ba mas maganda pinpointed na? Yun. Ganun po ang paghanap ng prospect. May criteria kang hinahanap. Okay, ano yung hinahanap mo? Hayop o tao? Tao. Tao. Yan, man. Okay, yan ang hinahanap natin. Na klase ng prospect. Tao. Pero may ibig sabihin niya. Okay, ang ibig sabihin ng M, dapat merong? Money. Correct. May pera. May money or means. Okay? May pera o may kakayanan na maghanap ng pera o gumawa ng pera. Gets natin? Okay. Yung isa naman ay merong? Authority. Yun. May authority. Kailangan ba pulis? Hindi. Sabi, authority. Ibig sabihin na ng authority, may kakayanan na mag-desisyon. Okay? Ibig sabihin, kumari sa mag-asawa, sino ba yung deciding person doon? Yung babae ba o yung lalaki? Kung yung, sino kaya? Sabi ko naman, sabihin natin yung lalaki. Kasi yung babae, housewife. Yung lalaki yung, ano, yun ang sa kanya, siya mayroong source of income. O dapat, ang kinakausap mo, yung lalaki. O kaya, you need to make sure kung ang close mo, babae, kapag pinakita mo sa kanya yung opportunity, kasama na yung lalaki. Para on the spot, makakapag-decide sila. Clear? Okay. Now, etong mara, balikan ko ito. Itong means. Pag sinabing may pera, dapat ba maraming pera? No. Not necessarily. Dito po, shortcutan ko. Pag sinabing money, means, isa lang ibig sabihin niya, kailangan may trabaho. Okay? Press, pwede ba yung ano, manager ng bangko? Siyempre. Clerk ng bangko. Pwede? Pwede. Bigyan nyo ako example ng mga trabaho. Call center. Yes, pwede. Teacher, pwede. Ha? Doktor, pwede. Sundalo, pwede. Security guard, pwede? Pwede. Gasoline boy, pwede? Pwede. Street sweeper, pwede? Pwede. Yes, kasi lahat yun may sweldo. Lahat yun may trabaho. So, huwag kang mamimili basta may trabaho. Basta may sweldo. Kasi bakit? Kapag ang tao may sweldo kahit wala siyang on the spot na 18,000, madali siyang mapagkakatiwalaan ng mga taong pwede niyang patutangan. Kasi
alam nila may trabaho. May pambayad. Correct? Eh, mga kaibigan ko, street sweeper din eh. Walang 18,000. Eh di, gano'n pa kadami street sweeper sa lugar nyo? Ano ko, marami mga 50. Di hatiin mo 18,000, di pa 500. What's my point? Hahanapin nyo yan ng paraan. Tama ba? So, basta ang rule lang natin, kailangan may trabaho, may pagkakitaan, may negosyo na whatever, online, nagtitinda siya, basta meron siyang pagkakakitaan. Okay. N is, ibig sabihin na yan, merong need and network. Okay? Kasi, dapat pareho. Kasi pwede may network siya, hindi naman niya, wala na siyang pangangailangan. Tama? So, kailangan meron siya, bottom line, meron siyang pangangailangan. Kasi kahit kamit ang network niya, pag may pangangailangan niya, ang galing gumawa ng discarte niya. Tama ba? Baka mas magaling pa siya sa'yo na mag-online-online. Kasi pwede yun. Diba? Pwede kang kumita rin sa online. Correct? So, ito yung mga hinahanap natin. Now, gusto ko maglagay kayo ng at least 8 tao lang. Kung meron kayong notebook, lagay mo sa notebook mo. Kung wala kang notebook, lagay mo sa cellphone mo. Sino yung 8 tao na pwede mong ma-invite, maging prospect, okay? Prospect pa lang ha, sa Encore. So, sulat niyo po dyan. I'll give you mga 20 seconds. Bilisan niyo lang magsulat. Kaya-kaya niya. Yung tao na, kahit pangalan lang, ikaw naman nakapakilala dyan eh. Diba? Yung tao na alam mo na mayroong pera, may pagkakakitaan, may sweldo, okay? Kaya niya mag-decide para sa sarili niya. At saka, may pangangailangan. Tapos meron din network. Kung walang network, pero may pangangailangan, kasama pa rin yan sa listahan ng mga prospects mo. Tumasig yung notebook. Okay, sino po tapos na? Sino po tapos na? Walo. Walo lang. Ano ba naman kayo? Walo lang. Eh, ito na kapilido. Sir, tapos ka lang? Ha? Wala pa? Sayang, ang ganda pala ng bangs mo. Ma'am, okay na? Sige, sino po yan, ma'am? Pwede pa sa akin ko? O sino? Okay. Si Micaela. Tama ba? Micaela, Angeli, Christian, Hans. Si Micaela, ma'am. Bakit si Micaela yung nasa listahan mo? Sino siya? Anak mo nasa Qatar. Pasok! Diba? May pera kasi may sweldo. Nasa Qatar. Diba? May pangangailangan yun. Kasi kung walang pangangailangan, hindi yun OFW. Tama? May kaya na ba siya na mag-design? Definitely, ang OFW, isa sa katangihan niya, ay malakas ang loob. Kasi dati akong OFW. Ilan taon siya, ma'am? 25. Si Angie. Sino siya, ma'am? Anak mo din. Oo, ganda din prospect mo. Bakit si Angie? Alaya, alam ba? Okay lang yung mag-tay, kaya lang. Okay, ilang taon? Pangalan siya, 27. Single? Married. Married, my niya. Oh, si Christian? Anak mo pa rin. Ilang pa, anak mo? Sabi niya, 8. Yun na pa na yun. Ayun. Yeah, exactly. Family first before other people. Tama ba? Tama yun. Ayun. Tama. Okay, thank you, ma'am. Sige, ma'am, tapos ka na. Ma'am? Ma'am?
lumabas pa po. Sir, tapos ka na? Oh, pwede pong ano? Nakapapay po yan? Ah, sino po yung unang tatlo mo? Si Mike po. Sino si Mike, sir? Security guard po. Akala ko, boyfriend ko po. Si Mike, okay. Security guard. Okay, so check. May means. Dahil security guard siya, para police, may authority. Kaya ba niya mag-decide? Sa sarili niya. Very simple. Kailangan lang, ma-create mo yung curiosity. Tama ba? Oo, okay lang yan. Kahit mali, mayaman ako. Kailangan lang, ma-create mo, ano ba, tama ba yung spelling ko? Kailangan lang, ma-create mo yung curiosity. Okay, yun ang tamang pag-i-invite. You do not explain. Kaya nga, inviting, hindi explaining. Correct? You do not explain, you just invite. May script. Pag sinabing invite, wala kang ipapaliwanag. Wala kang sasabihin products, wala kang sasabihin amount, wala kang sasabihin ng potential income. Ang goal ng inviting is mapapanood mo siya ng presentation. That's it. Lalo na pagbaguhan ka pa lang, huwag masyadong bida-bida. Saka ka na magbida-bida pag kumikita ka na. May kasi may karapatan ka na lang magbida-bida. Correct? Hayaan mo muna, i-guide ka muna namin. Correct? Kasi bakit? May science na po ito eh. Okay? So huwag mo nang i-break, huwag mong babaguhin. Kasi pag binago mo, parang binago mo na rin yung science. So ibig sabihin, pag binago mo yung science, yung effect mag-iiba din. Tama? Okay, so, ang inviting, isa lang. You create that curiosity. Okay? Now, paano mag-create ng curiosity? Number one, kailangan ang energy mo. Kailangan may energy ka. Mataas, mababa? Mataas. Kasi bakit? Sa excitement mo pa lang, sa energy mo pa lang, parang mag-curious na siya. Tama? Okay, so, gawa tayo ng, ano, gawa tayo ng role play tayo. Okay ba? Yes. Sige. Sinong gusto mag-volunteer? Si Renz. Ikaw na, brother. Anong pangalan mo? Renz po. Renz. How young are you? 20. 20. Wow. Pwede. You know, may panula. Lumot. Thank you, boys. Ito talaga itong boys natin eh. 20. Lalo na yung malamig na malamig. Di ba? Yung... Matigil na kayo nito? Yes! Napakasalap, di ba? Yes! Ano rin, may ano siya talaga? Ramdam na ramdam mo kung gano'n siya ka-nutritious. Di ba? Yung hindi lang siya basta delicious, is nutritious. Di ba? Dapat ganyan ka, pag umiinom ka, ng restore, ganyan. Lalo na pag may ibang tao. Hinangin mo, ipipikit ka. Diba? Yan. Sige, ano ulit yung name? Rez David. Rez David. Okay. Ang gagawin mo, susunin mo lang itong ano, ha? Itong script. Okay. Ako to, ikaw yan. Kaya ito ang nilagay ko na rin na itatanong mo kasi ito na yung common. Ito yun, no? May sasabihin ka, tapos may itatanong yung ini-invite mo. Bakit nilagay ko na yung tanong? Kasi according sa science, itong script mo na to, palagi ito yung kasunod na tanong nila. Okay? Kaya yun na yung ano nilalagay na dyan. Hindi ka na mag-iisip pa. Okay. Tatawagan ko siya. Mag-ring. Ring. Walang pangawag ng pusa. Lumang telepono. Yung gumagano'n. Okay, ulit. Ring. Hello? Hello. Ano yung name mo na? Renz? Hello? Pwede kayo Renz? Ito si Renz. Uy, Renz! Uy, mabuti naman. Na-timingan kita. Uy, Renz, hindi ako magtatagal ah. Meron lang sana akong tatanong sa'yo. Ano yun? Dali sa kami. Ano yun? Hindi, hindi.
tatanungan, wala din pag yung gamit yung script. May tatanong lang sana ako, so hindi ako magtatanggal, promise. May tatanong lang ako, okay lang ba? Baka na-store po ko kasi kita eh. Hindi naman, saglit lang naman. Ayun, thank you Renz ha. Ay, kasi gusto ko sana, uy, pahirap naman ako. Kasi nagtitraining ako ngayon na maging business presenter. Eh, I need to organize 5 presentations before Wednesday. Pwede ko Tagalog. Okay, okay, Tagalogin ko. Kailangan ko kasi mag-organize ng 5 presentations bago mag-Wednesday. Meron na akong 2. Kailangan ko pa ng 3. Domestic ako sa Monday or Tuesday. Mga alas 8 to ng gabi sa Zoom. Saan ka nung pwede, Renz? Presentation ba yan? Kasi ganito yan, Renz. Nagtitraining ako ngayon, maging business presenter. I need to organize 5 presentations bago mag-Biyernes. Para ma-master ko yung presentation. Meron na akong 2. Kailangan ko pa ng 3. May skit ako ng Tuesday or Wednesday, mga 8 o'clock. Saan ka na pwede? Anong company yan? M4, Renz. I'm sure narinig mo na to. Dine-develop nila ako to do business presentations. So, kailangan ko mag-organize ng 5 presentations for practice. So, when tayo? Tuesday or Wednesday? I think Tuesday na lang. Uy, talaga? Thank you, ha? Sige, send ko sa iyo yung Zoom link sa Tuesday, mga 5 o'clock. Thank you talaga, ha? Ayaan mo, pag pumasa ako dito, ang bahala sa'yo. See you sa Tuesday. Bye. Simple na ba? Pwede? Pwede o pwede? May sinabi ba ako na product? May sinabi ba ako na nag-present ba ako? Hindi. Hindi. Diba? Eh paano? Sige, patuloy nga ako ng tanong. Kung wala na lang ito sa script, yung tanong, in-invite ko kayo. Ma'am, ano pong name mo? Mayet. Uy, ma'am, ano? Miss Mayet, kaya ako naman. Pero hindi, sorry. Bago pa rin. Mag-ring muna. Hello, pwede kay Ate Mayet? Pwede. Sabi niya pwede. Hello, pwede kay Ate Mayet? O, ano ba tumatawag ako sa'yo? Yo, Ate Mayet? Hello? Hello? Magsagot ka, ma'am! Ano ba ba ang kita? O, ulit, ring! Hello? Antay ka, ma'am, ikaw muna una dapat sasagot. Sagot ka, ma'am. Hello? Ay, hello! Pwede, si Sherry po ito. Pwede mo po kay Ate Mayet? Bakit? Uy, Ate Mayet! Si Sherry dito! Oo, actually, tatanong lang ako sa'yo, Ate Mayet, na ano, hindi rin ako magtatagal. Kasi nagmamadali rin ako. Okay lang ba? Itatanong ako sa'yo. Okay lang. Oo, Ate Mayet, pwede naman. Nagtitraining kasi ako ngayon ng maging business presenter. Eh, nag-organize ako ng ano, I need to organize 5 presentations bago mag-Miyerkules. Meron na akong 2, kailangan pa ng 3. Na-schedule ako ng Monday or Tuesday. Via Zoom lang naman ito eh. Saan ka lang pwede? Monday. Monday? Uy, talaga. Tamang-tama talaga. Thank you, Ate Mayetan. Send ko sa iyo yung Zoom link sa Tuesday. Ah, Monday mo pala. No, Monday mo pala gusto. Hindi, tapos na pala yun. Send ko sa iyo yung Zoom link. So, kailangan din attentive kayo. Correct? Sinadya ko yun. Para alam nyo na mali yun. Huwag yung gagayahin. Sabi niya, Monday, uy, tamang-tama, Ate Mayetan. Sige, send ko sa iyo yung Zoom link ng, ano, ng linggo, ng mga 5 PM. Thank you talaga, ha? Kaya ano, Ate Mayet, pag pumasa ko dito, akong bahala sa'yo. See you on Monday. Bye. Perfect invitation. Tama? Paano man di perfect? Pag merong tanong na wala sa script. Ano yung mga sample na tanong na pwedeng wala sa script? Networking. Ano na? Networking. Uy, ano ka ba naman? Ano ba? What do you mean na networking? Oh, kailangan ko talagang sumagot. Ha? Ah, yung invited. Ay, recruit, recruit. Ay, nako, it's better than that. Ano ka ba naman? Actually, dinedevelop nga nila ako to do business presentations. Kaya lang naman ako tumawag kasi kailangan ko nga mag-organize sa 5 presentations for practice. So, when ka pwede? Tuesday or Wednesday? 8 o'clock ito, Zoom lang ito, dear. Matagal ba yan? Ha? Ay, grabe. Ano lang ito, less than 1 hour lang ito. So, kailan ka available? Tuesday or Wednesday? Titignan. Hindi kita nire. Ano ka ba naman? Diba? Sinabi ko ba na nire
kita? Hindi, ang sinasabi ko sa iyo, kailangan ko lang mag-organize ng 5 presentations bago mag-Wednesday. Meron na kasi akong 2, Miley, kailangan ko pa ng 3. May schedule ako ng Monday or Tuesday, 8 o'clock ko sa Zoom. Saan ka doon pwede? Monday. Ayan! Uy, talaga, thank you, ma. Boogie baby. Ako, ano pa tanong? Bawal ka ng Monday at saka Wednesday. O tamang-tama kasi meron akong Tuesday. Ano ba? Tamang-tama! Timing pala. Kasi available Tuesday, 8 p.m. sa Zoom. So, okay ka ba? Tuesday, 8 p.m? Monday, wala Zoom. Ha? Wala siyang Zoom. Hindi. Dalawa kasi yung inviting mo. Yung binanggit ko, Zoom. Pwede mo rin siyang invited dito. Face to face. Di ba meron tayo ngayon every Saturday? E paano kung hindi pwede ng Saturday? Ano gagawin mo? Oh, hindi kami kasi pwede mag-adjust eh. Hindi pwede. Tanungin mo siya, okay, hindi ka pwede ng Saturday? Monday or Tuesday? Puntaan na lang. Puntaan ka sa bahay mo. Hindi. Hindi. Tandaan mo, bago ka. Diba? Kaka-join mo lang eh. Oo, oh, eh sinasabi nyo yan kasi marunong na kayo. Tanda ako, kaka-join lang. Hindi kayo nakikinig. Ang kaka-join na to para sa mga bago. Tama? Para mahanap nila yung 8. Tama ba? Oo. Oh. Okay, so, dalawa yan. Pwede sa Zoom? Eh, wala akong Zoom. Tamang-tama. Laging ganon. Okay, tsaka hindi mo na po na isa ng script kahit anong sabihin niya. Yes. Kahit anong tanong niya. Because the goal is to create curiosity, not to present. Yes. You're just inviting. Gets? Yes. Okay? At tsaka palaging halimbawa, eto, dogs ito. Sabi niya, ah, ano ko eh, hindi ako pwede ng, ano na, mga na example. Hindi ako pwede na, ito. Papili mo na siya. May schedule ako eh, Monday or Tuesday. Mga 8 p.m. sa Zoom. Saan ka doon pwede? So, sasagot siya. Ano mo, sagot mo. What, ito yun? Tuesday. Tuesday. Oh, Tuesday. Okay, thank you. Tapos binabaw na. Diba? O kaya nagtanong mo yun. Sundi mo pa nito. Diba, nagtanong. Networking ba yan? Ay, alam niyo na. Nabisto ako. Ha? Huwag ka matatakot pag tinabing networking. Kasi di ba, pag sinabi, networking ko yan. Ha? Paano ka huwag namin? Kailangan, tanungin mo din siya. Kailangan ikaw ang may hawak ng conversation. Pag tinanong ka, ang sagot, tanong din. Okay? Bakit? Kasi, para mahawakan yung conversation, dapat ikaw ang nagtatanong. Gets? Okay? So, kailangan ikaw ang may control. How will you know if you are in control? Kapag ikaw ang kung sino nagtatanong, siya ang may control. Kaya kapag ano yan, siya ang tanong-tanong, ikaw sagot na sagot, siya yung may control. Diba? Networking ba yan? Ang sasagot ko, hindi no, hindi yes. Ano ibig ko sabihin ng networking? Alam mo na, yung recruit. Sus, alam mo naman, hindi no. Alam mo, nag-organize na kayo. I need na naman mag-organize ng 5 presentation bago mag-Miyerkules. Meron na akong 2. Kailangan ko pa ng 3. May schedule ako ng Monday or Tuesday, mga alas 8. Saan ka ba pwede? Ay, paano pag sinabi Thursday? Wala doon sa schedule. Ay, tamang-tama! Actually, pwede ako Thursday. Ay, sandali lang, dear. Ay, check ko yung schedule ko. Kung nari lang, may check ka, pero wala. Di ba? Uy, ito tamang-tama. Oh, open yung schedule ko ng Thursday. Ako, matutuwa nito yung ano ko. Dahil nga, di ba nga, pinapag-organize nga ako ng 5 presentations. So, Thursday, 8 o'clock tayo. Okay na sa'yo yun. Oh, that's good. Thank you, ah. Send ko sa'yo yung Zoom link. Kung Zoom, ah.
Okay, kung face to face, kahit walang tao dito, dali mo dito, kasi ang katuwa mo naman yan, apply mo. Okay? Ito yan. Merong tatlong paraan kung saan ka pwedeng mag-invite. Yung isa, okay, may tanong pa kayo sa inviting? Ha? Wala na. Okay. Meron pa na, no? Magmula dito sa dulo, ipasa mo kung sino makakuha ang gandun lang yun sa kanya. May sample script na siya. Salamat. Okay. Tapos, may reminder pa yan. Bago ipakita kung saan kayo dapat nag-invite. May reminder. Bago yung Zoom. Eto, meron ulit. Sabi dito, reminder text for a Zoom presentation. O di ba, ang ganda sa Encore, di mo na kailangan mag-isip, magbabasa ka na lang. Pero pag nagbasa, dapat with feeling. So, ang kailangan yan, mag-practice. Okay? So, yung mga uplines na mga bago ngayon, mag-Zoom kayo, mag-Messenger kayo, mag-practice kayo. Mag-demo, drill, check, ang tawag dun. Ang ginawa ko kanina, dinemo ko. Tama? Okay. Ngayon, ang trabaho nyo, mga uplines, pag-uwi, mag-drill kayo kung sino yung sponsor. Kung yung sponsor, di pa marunong yung coach. Okay? Kailangan nyo mag-drill para i-check niya kung tama. Baka magbibigay siya ngayon ng feedback kung ay, ano, matatang binabasa mo. Correct? Tapos, sa demo drill check, can you say demo drill check? Demo drill check. On the spot, yung nasa listahan mo, tatawagan mo na nandun si apply. Para pabigyan ka niya ng feedback. Kasi pwede yung tinawagan mo, eh, hindi interesado. O magbibigay siya ng feedback sa'yo. Eh kayo hindi nag-index, wala ka kasi ka-energy, energy. Diba? Oh. Kaya ganun, taas pa yung energy mo. Diba? Pag kumikita ka ng 1 million. Diba? Imagine mo, nag-o 1 million ka na, ganyan ka pa rin makalupay-pay. Diba? Hindi? Yan. O ngayon, eto na. Diba? So, kunwari, a presentation is Zoom o kaya face-to-face. Huwag mong hintayin na dumating yung time ng alas 8. Kailangan, i-re-remind mo siya. Gets? Ang pag-remind, nandito na rin. Nakaabot ba sa likod? Nung nasaan po yung script? Hanggang dyan. Yan po ang nagagawa kapag umuupo sa harapan. Lagi mo ibiyaya, lalo na pag ako nagpe-present. Okay? Ganun yun. So lahat ng nasa unahan, sila makakasalo ng script. Eto na. Eto na. Reminder text for a Zoom presentation. Oh, madali lang ito. Hello, Roger. Mawari si Roger siya. Okay, pero eto ha. Reminder ulit, baka magkamali kayo. Diba? Si Mang Sonia ang tinawagay ko dahil nagbabasa ka ng script. Hello, Roger! Sonia siya! We sit. Hello, Roger! Or hello, ano? Hello, Ate Sonia! See you later, ha? Thank you talaga for helping me. Big deal tong practice presentation ko na to. Ito yung Zoom link para mamaya. Message mo ako pag na-receive mo yung Zoom link, ha? See you. Gets? Ito maganda. Pwede text, pwede messenger lang. Okay? Pwede rin tawag lang. Pwede yun. Okay? Ito naman, reminder text for a face-to-face meeting. Hello, Ate Sonia. See you later. Ha? Thank you talaga for helping me. Big deal tong practice presentation ko na to. See you mamaya 7 PM sa Bose Coffee sa Shangri-La or kung saan man yung ano nyo. Sa meeting place nyo. Sa karinderya ni Aling ano. cooking ng ina. Sumagot cooking ng ina mo rin. Sumagot ka rin, cooking ng ina yung lahat. Ano? May pangalan nun eh, alam nyo ba yun? Di ba restaurant? Cooking ng ina. Text mo ako ha, if you got this message ha. Thank you. Guess that then? Okay, eto naman. Pag-winel kami yung guest nyo before the presentation, may script pa rin. Pag-welcome sa kanya. Hello, Ate Sonia. Uy, thank you talaga. Nakarating ka dito sa Zoom.
nasa Zoom practice presentation ko. Pag pasa ko tong training ko, kasi pwede na ako mag-business presentation. Pwede ka nang pwede ko nang ma-hit yung reward target ko na 500,000 this year. Kaya sobrang thank you talaga. Basta pag pumasa ako dito, kung bahala sa'yo. By the way, ito pala si Coach Mike, kaya magpe-present para sa atin. Magaling siya na coach. Akala niya, di ba, ako magpe-present. Ano ba, babe? Baka ako marunong eh. Di ba? Nasa, ano na to, 500,000 ang kinikita niya kada buwan. Marami na siyang na-coach na nakahit ng mga rewards target nila. Mabalik siya, matutuwa ka sa kanya. Tara, pakilala kita. Pero pag na-meet mo siya face-to-face, huwag mo dalhin yung screen, di ba? Uy, thank you talaga. Wait, wala ako, hindi pala yun. Mali ka na naman to. Mali ka pa rin pas. Are you learning? Yes! Masaya? Yes! Okay, eto, hindi ko na ulitin. Eto naman, approaching strangers. Kasi bakit? Prospect pa rin yun. Tama? O, get one and pass. Isahin na lang. May another training ako dyan na himay talaga. Learning? Yes! Okay, may baon? Pag-uwit? Yes! Okay, so, eto na. Eto yung na-master mo na, yung pag-invite. May tatlong klase na pwede mong pagbitbitan sa kanila. Yung isa, dahil bago ka pa lang, ang tawag dito, 2-on-1. Sino yung 1? Eto yung prospect. Yung na-invite mo. Sino yung 2? Ikaw na bago at saka si coach or si apply na marunong na. Okay, saan yan? Pwede coffee shop, pwede dito, pwede sa mga branches natin. Clear? Yes. Okay. Yung isa naman, yung tinatawag na boss. Every, kailan? Saturday pag dito. Pero I guess, every team may kanya-kanyang boss presentation via Zoom. Meron din sa mga branches. Tama? So yan, pwede yan. Yung isa naman, in-home presentation. Meaning presentation at the comfort of your home. Invitein mo sila sa bahay mo. Ikaw yung bago, di ba? Sa bahay mo sila invitein. So same script lang din. May ibibigay lang ko sa inyong tip because I'm done. Okay, tip kapag in-home presentation. Mga do's and don'ts. Okay, tip number one sa inyong presentation, huwag po kayong magpapakain. It's a no, no, no. Can you say no, no, no? No, no, no. Okay, bakit? Huwag kang magpapansin, huwag magpagago. Kahit pa paano, kumikita ka na. Okay, or, ay hindi pala, hindi ka pa kumikita eh. 30 days ka pala, unang araw mo pa na. Bakit hindi pwede magpakain? Number one, kapag ikaw ay nagmayabang ka doon, nagpa-spaghetti ka, usually pag mag-represent kayo sa bahay, mga anong oras mo kaya kayo mag-represent? 2 o'clock. Okay? 1 lunch time. Sabi ko, may ano kasi, meron kasi akong ano, presentation, yung sa script mo. Di ba? Dito na sa bahay, mag-prepare na rin ako ng lunch. So, ginawa, mag-prepare ka, adobo, sinatapad mo, tapos may spaghetti, di ba, may fruit salad ka pa, tama? Birthday mo. Di ba, may pa-fruit salad ka, okay? Kasi syempre, gusto mo na ano eh, di ba? Now, anong disadvantage nyo? Number one, kapag nagpe-present ka, pag tingin mo sa mga audience, wala kayong duling na. Bakit? Antok na antok sa kabusugan. Alam niyo yung, kahit anong pili niya talaga ito, naglalakad ka eh, nasa kanan ka, yung mata niya nasa kaliwa, hindi na nakayaman na ang gumano. Sa antok, tama ba ako nakakantok pag busog? Yes! Okay. Number two, pag nakita niya na ganito pala itong negosyo na to, kailangan ko pala maganda ng magagbo. Hindi ko pala. Gets? Disadvantage yung pinakita ko. So, pwede pa rin magpakain pero snacks lang. Patikimin mo ng kape. May biskwit. Wala lang ang dila. Okay? Baka mamaya may dalang pang sisiw. Diba? Wala gano'n. Okay? Cookies.
Okay, cookies, and then pakikinig mo, restore, yung mga coffee natin, yung choco natin, kasi andun sa package mo eh. Tama? Yun lang yung gagawin. Para makita nila yung simplicity ng business na to. Okay? Ano pa, yung mga dogs, kung may mga, ano, may mga animals kayo sa bahay. Diba, usually may mga animals, pag may bisita, kahul ng kahul yan. Imagine mo nagpe-present ang kahul ng kahul. Diba, hindi lang ikaw ang madedistract, pati yung mga invite mo madedistract. So, ano gagawin mo sa mga hayop? Patayin mo naman sa kahul ng hayop. Okay, mandi lang naman ito. Hindi, but do something. Do something about it. Diba, lagay sa likod, kung meron ka kamag-anak na malapit, na pwedeng pagdalhan ng mga animals, dalhin mo na. Okay. Yung mga bata, pag may mga bata, di ba? Natanaon pa, di, huwag niyo patayin yung bata. Di ba? Busanan niyo. Di ka patigil. Kasi nakaka-distract. Tama? Pati ito na-distract eh, yung momento mo eh. Tama ba? Yan, yung mga dogs. Simple lang naman eh. Di ba? What else? Huwag na huwag na magpe-present ng wala kang bit-bit na package. Okay? Kaya, ang ganda ng advantage pag meron kang kung naka-entrepreneur ka or international. Kasi bakit? Pag nag-present ka, yung isa sa package, bit-bit mo na. Para pag on the spot, meron nag-join sa'yo, pamitan ka agad ng pera. Nasa'yo yung pera, yung package, bigay mo na. And then at the same time, yung mga pinatikin mo sa kanila, nandun na yun sa loob. Correct? And, eto, this is a must. Can you say, must? Must! Okay. This is a must have. Can you say, walang wala? Can you say, must have? Must have! Kailangan meron kang memes. Alam niyo yung memes? Okay, yung book natin? Okay, yung Biblia ng mga doktor? Na anything under the sun, makikita mo dyan yung lahat ng mga safe, proven, effective na mga vitamins and gamot. Yes. Memes. Magkano yung memes? 500 po yan lang. Well, sad to say, dati meron sa National Bookstore. Ngayon wala na. Kaya ginawa natin, ang kumpanya bumili ng advance para dito nyo na makukuha kesa didiretso ka sa memes. Okay, so 500 lang po yan. Dapat meron ka nun. Kasi pag wala ka nun, ang hirap i-justify kung ikaw lang na totoo yung produkto mo, na effective yung produkto mo, na kinikilala ng mga doktor yung produkto mo. You let the 500 pesos worth ng memes, okay, na sila na mag-convince sa kanila. Huwag kang mag-inayang dito. Okay, nung nag-network ako, dati, alam niyo, Fernsey? Ako rin kasi official speaker doon. So, pag nag-YouTube ka, makikita mo ako doon. So, kami yung ano, ako at saka si Doktora Ubusan yung nagpasikat ng currency turn nila kapag sa products and compensation plan. Yung memes namin, ay nagulag ulit sa akin yan. Kasi tool ko yun eh, hindi ako doktor eh. Para ma-justify ko na maganda yung produkto ko, memes lang ang katapat. At kabisado ko, kung ano page. Okay? Kung hindi mo kabisado, mag-insert ka doon. Sino may memes na? Okay, dapat next time, dapat tanong ko, dapat ko lahat kayo meron na. Because that is, can really make wonders. Okay, it is a really big help. Magandang tool siya na magagamit mo. Okay, kasi imagine, hindi lahat ng networking company products nasa memes, by the way. Tapos yung produkto mo nandun. Diba? So, kasi pwede kang tapatan niya eh, na, so niya, meron din ako mandi, ginagamit na products eh, pero ibang company, networking din. O, ito may vitamin C din sila, oh. Halos ka pareho na, oh. Mas mura pa nga ito sa iyo eh. Ano, katapat? Oo, mura yan, kasi wala yan sa memes eh. Hindi yung pinapaniwala ng mga doktor. O, tinan mo ko, nasa memes. Huwag ka na sa akin maniwala, doon sa libu-libong doktor, ito, oh. Basa. Ito mo ngayon. Diba? So, kailangan, pag tinanong mo, sino may memes, lahat magtatas ng kamay. In fact, if I may recommend, okay, pagka-join mo, ang suggestion ko, bili mo dalawa. Yung isa, para sa'yo. Yung isa, iregalo mo sa walo. Gets mo?
Okay, parang kahiyang mo sa kanya. Uy, eto, may gift ako sa'yo. Okay, kasi gusto mo mong kumita ng 1 million. O, eto, this is worth 500, ha? At yung worth niya, 500. But this book will help you reach the 1 million. Galing sa akin yan. Kaya ikaw, ganun din yung gagawin mo. Pag may napamember ka, regaluhan mo. Ang tawag ko doon, pay it forward. Ang ganda nun, di ba? Huwag ka manginahin 500 lang yun. Pagka-journal yun, ang laki ng pikitain mo, 500, manginahin ka. Correct? Okay, are we clear? Yes! Okay, madali lang ba? Yes! Okay, let me end with a story. You like story? Yes! Sure? Yes! Are you sure? Yes! Ready? Kaya tanong ko kayo kasi ako wala na kami dyan eh. Okay, eto. Kung hali, ikaw po. Nakasmile ka. Minulat. Pag euphoria na, pag kumikita ka na ng 1 million, minulat ka din. Lagi yun ang gagawin natin. Gagawin natin itong taradulto. Madali mong malalaman kapag kumikita na ng 1 million, minulat na sa pisngi. Kanan na, hindi kaliwa. No, kanan. Eh, pala pag di pa kumikita, nagkakaumpisa pa lang, nandito ako na. Yan. Tapos pag nagkakalating million na, nandito na sa city. Gumagalaw yung mailipat. Okay, kunwari ikaw ito. Okay? Tapos, may ito dito, may balon. May balon dyan. Okay, yan nyo ito ha, kasi hindi ako marunong magaling mo ganyan. Mag-drawing. Okay? Dali. Mali. Ayan. May balon. Alam niyo yung balon? Yes. Well. Mga ano to eh? Mga 10,000 feet. Habis ka yan. Oo. Yung ano yung well. Lali ba yun? Ha? Di naman. Di naman. Mga 10,000 feet. Okay. Tapos, ang ginawa, okay, dito sa ilalim ng 10,000 feet, meron ditong mga ginto. May mga gold dito. Mga bara-bara ng ginto. Kasi bara-bara ng ginto. Tapos meron mga gold coins din dito. May mga gold coins. Yan, dami. Dami dyan. Gold coins yan. Ang worth nito is 100 million. Itong ano na ito, itong matag dyan. Balon ng kayamanan na ito. Okay. Tapos, ang ginawa, tinakpan. Sinimentohan. May bato-bato muna. Nagyan muna ng bato. Paakyat. Tapos pagdating dito, sinimentohan. Tapos sinabi sa'yo. Sinabi sa'yo, Ate Sonia, paano? PJ. PJ. Alay mo yung mask mo. Hindi. Opo, hindi naman pala eh. Diyan-diyan ko, baka may bigot. Okay, si PJ. Okay. Si PJ ito, basta I want you all to imagine, ikaw ito. Okay, ikaw ito. Sinabi sa'yo. Ito malupit, di lang sa'yo sinabi. Pinakita ba? Na merong 100 million. Inano doon, no? Ang tawag nito? Biluhos. Okay, tapos saka pinakita rin sa'yo na tinakpan siya. Okay, ano gagawin mo nga? Pukain mo. Teka. Pukain ko dito. Pero hindi ito ang kausap ko. Mag-hire ka ng? Mag-hire. So, okay mo. Hindi pwede. Kailangan ikaw lang. Oo. Ang gagawin mo? Kukuha ng magandang sandata sa pag-uukay. Okay. Na tools like? Ha? Yung machine. May machine po yung hammer. Yung hammer. Oo. May ano ka? May jackhammer ka.
Okay, eh banda pa lang dito, nasira na yung jackhammer mo. Dapat may ano po, reserva. Okay, kung nag-reserva ka, nakarating ka dito, nawala ulit, na nasira ulit. You have to work hard. Kasi ano ba naman yung... Work hard. What do you mean? How will you work hard? Since alam mo naman kung yung pupuntahan ng ginagawa ko, alam mo naman yung end result, maybe go for the goal. So paano nga? Nasira. Bubukayin mo talaga on your own. Persevere. Okay. What else? Eh, tapos sabi pa ng mga tao sa paligid mo, naku, may mga tama na ng tama. Oo, kaya niya, lalim-lalim, para nung ayaw di galit. What will you say? Joking. Uy. Okay lang. Ha? Ano na? Okay lang. Kahit magdira pa kung magbukay, magbukuhan. Tapos ang dami dito, kung ano ka na mga sinasabi, huwag ka nga magpauto, hindi naman totoo yung mga jeepo ngayon eh. Lalim naman ang suwerte na yan. Makita mo nga, o nga. Ayaw nga, parang ayaw nga ibigay. Isang ganyan na lang, si Satanas na yan eh. Ah, o, huwag ka magpapapaniwala dyan. Kita mo, dugo-dugo na yung kamay mo. Nagpupuyat ka pa. Diba? Minsan, naninipasa ka pa ng gutom. Itigil mo na yan. Diba? Kalokohan lang yan. Di yan totoo. Nagpapakaniwala ka dyan. Diba? Dapat ito pinakita. Kasi po, dadating ng time habang ginagawa mo itong negosyo na to, kahit alam na alam na alam mo na totoo ito, may mga tao pa rin kukontra sa'yo. And sad to say, yung mga inaakala mo na sasama sa'yo, yun ang mga unang-unang kukontra sa'yo. Yes. Katulad ng anak. Okay, asawa. Magulang. Kapatid. Kapatid. Diba? Sa isa na ibig sabihin niya, may sumpa. Umating na, kung ano sa iyo. Diba? Guess natin? Okay? Pero, I'm telling you, totoo eh. Don't tell me gawa-gawa lahat ng tao na nasa millionaire circle. Don't tell me, tsamba yan. Siguro kung tatlo lang yan o dalawa, isa, tsamba yun. Pero kung ganyan kadami, hindi tsamba yan. MMC. Sa tingin nyo, tsamba yan, yung anim na yan. Tapos hindi pa magkakakilala yan. Yung iba dyan, yung ano lang, Facebook lang nakilala. Correct? Tsamba kaya yan? Hindi po yan tsamba. Ang tawag po dyan, sinasadya. Intentional. And you, being here, staying for more than, I don't know, kanina pa po kayo dito, alas 4, di ba? Ibig sabihin, you have an intention na mabago ang buhay mo. Yes! You have an intention to earn that 1 million and more monthly. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong mahal na mahal mo. Yes! Diba? Na nakitaan mo to ng pag-asa. Correct? At huwag kang mag-alala. Ito yung pinakamaganda. Hindi mo to gagawin mag-isa. Imagine, may ari na ng kumpanya, yun na mismo ang nagtuturo sa iyo ngayon. Diba? So, sino ka para mag-quit? Correct? Wow, nandito ka na rin lang eh. Yung iba, nagkakandala pa pag-alap ng 18,000, ikaw nasa loob ka na. Ang gagawin mo lang, aaralin mo na lang, tapos i-execute mo, hindi mo pa magagawin? Correct? Katuwang mo, may ari mismo ng kumpanya. Hindi mo pa gagawin? Ang nagtuturo, may ari na mismo. Hindi mo pa gagawin? Yung mga coaches nyo, yung mga tumakayo dito, kumikita na. Diba? Dashboards can't lie. Hindi pwede magsinungaling yun. Gugulo ang sistema kapag nababago-bago yun. That's permanent. Yun yung reality ko. Ano yung nasa dashboard? Kapag nakakita kayo ng mga cheque na pinapakita, ng mga coaches nyo, ng mga clients nyo, ng mga mentors nyo, yun ang future ninyo. Yes! I am done. Yung palakpak na yan, binigay mo sa akin.
binigay mo sa coaches mo. Itong palakpak na ire-request ko sa inyo is yung palakpak na yan para sa sarili mo. Kasi nagmamalaki ka na starting today is kikita ka na ng 1 million and more para sa mga mahal ko sa buhay. Diba? Oo, katulad nun, kakandaiya kami. Meron sa Mamba, sino din nanonood ng Showtime? Noon, ano pa? Meron doon Stars on 45? Diba yung mga magagaling kumanta? Ayun, at ng champions nasa Mamba ngayon. Pag Emporian, free ang entrance. Hindi ka magbabayad. Wow! O, palapakay ulit sa radio nyo.